Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Tuwing umaga nga ay ganito ang routine ni Raisin at Rain. Pinapalabas ko sila ng kwarto para magwiwi at magpupo. Eh kaso nga lang, iihian ni Raisin kaya naman napabilis akong lumabas. Diyos ko dahi. Bumaba na nga kami at napakain ko na si Raisin kaso si Rain ay ayaw kumain. Diyos ko dahi. Kay Rain lang talaga ako hirap na hirap kasi ang hirap niya talaga pakainin. Eto nga pala yung nangyari para mapakain ko siya. Dahil ayaw kumain ni Rain, papatanungin natin kay Raisin. Sige! Sige! Eat na. Kakain niya ni Sensei. Eat na, dali. Ayaw mo kainin eh. Maghapon na yung pagkain mo. Ay, Diyos ko, dahil gusto niya pala i-aagawan siya para makakain siya. Kaya kada kilos ni Raisin ay sinusundan talaga ng kanyang mga mata tapos saka siya kakain. Diyos ko, dahil. Paano kung wala tong kasamang aso, edi ako yung mag-aagaw. Diyos ko, dahil. At nung gabi na nga ay nagulat ako, bigla niyang hinihila yung paa ko. Yun pala ay yuyug-yugin niya, Diyos ko dahi. Amoy na nga to si Raisin dito sa pempem ni Rain. Tapos itong si Rain naman ay napakaharot. Kahit hindi na siya pansinin ni Raisin, ay talaga namang magpapapansin siya, Diyos ko dahi. Naninibago nga ako dito kay Rain kasi talaga namang sobrang harot niya. Kada saan pupunta si Raisin ay susundan niya. Tapos sabi nga ni Mama, ay bakit may dugo dito? Ay yun pala ay may regla na, Diyos ko dahi. Second hit na nga pala to ni Rain. Yung first hit niya nga pala yung last 5 months pa. Una nga ay natakot ako kasi akala ko ay may UTI kasi may kasamang wiwi. Pero naisip ko na hindi naman sila magkaka-UTI kasi nagpaparagi sila ng best bud. Tapos pala inom sila ng tubig. At tingnan nyo naman, nabaliw na to si Raisin. At nag-replace na nga dito si Rain para lagyan ko siya ng diaper. Diyos ko dahi. Habang kumukuha nga ako ng diaper, ay tingnan nyo naman, unaantok na tong batang ito. Diyos ko dahi. Nag-i-stack talaga ako ng mga diaper para kapag nagkaroon sila o kaya naman pag-aalis kami, meron na agad na diaper. At nung diaper ko na nga siya, itingnan nyo naman, si Raisin ay walang tigil sa pag-aamoy sa kanyang pempem. Diyos ko dahi. At mapapansin nyo, si Rain ay talaga namang pinapaamoy talaga ang kanyang pempem. Tumatabingi pa ang kanyang puwet. O, tingnan nyo naman. Talaga namang enjoy na enjoy siya kapag dinidilaan ni Raisin o inaamoy ni Raisin. Kaya pag hindi inaamoy ni Raisin, eh siya ay nangungulit. Diyos ko dahi. Ay kaharot naman ang babaeng ito. At nung pinapaamoy niya nga yung kanyang pempem ay hindi na siya pinansin ni Rain kaya naman inagpunta na siya sa akin para magsumbong. Diyos ko dahi. Pagkatapos nga ay binalikan niya talaga si Raisin para kulitin na naman at paamoyin na naman ang kanyang pempem. Kaya na lang nababaliw to si Raisin. Talaga namang tumatabingi pa yung puwet dun sa may ilong ni Raisin. Para tuloy may magnet. Diyos ko dahi. Pero kapag sasampahan naman ay talaga namang nagiging washing machine. Diyos ko dahi. Pero todo pa rin naman ang pagpapaamoy niya doon sa kanyang puwet. Tutuinan niyo naman, tumatabingi-tabingi na. Kahit ganyang kaharot yan si Rain ay ayaw niya talaga magpasampa. Pero minsan inasampa na talaga si Raisin sa kanya at hindi na siya nakakawala. Diyos ko dahi. Pero si Raisin ay napagsasabihan ko na huwag siya sasampa kaya naman minsan ay hindi talaga natutuloy ang kanyang pagsampa. Nasanay talaga si Raisin kapag sinabihan mo no ay no talaga. Kaya hindi ako nahihirapan na pagsabihan siya. At nung matutulog na nga ay syempre hindi ko sila pwedeng pagtabihin. At baka sobrang himbing ng tulog ko ay nakaisa na to si Raisin. Diyos ko dahi. At natuwa nga ako na bigla siyang humiga at akala ko'y doon na talaga siya matutulog. Diyos ko dahi. Maya-maya nga lang ay hindi na siya mapakali. Dahil gusto niya nga umakyat dito sa aking kama. Lumakad na lang siya na lumakad kasi hindi talaga siya mapahiga doon sa kama na yun. Gusto na nga niya humingi ng tulong kay Rain kaso wala namang magawa si Rain. At minsan nga ay umuungot naman to si Rain. Gusto naman siya yung bababa. Dahil gusto niya nga magpapansin dito kay Raisin. Kinabukasan nga ay kinulong ko muna to si Raisin dahil nababaliw na siya dito kay Rain. Kasi tingnan niyo naman ang ginagawa ni Rain. Talagang tumatabingi ang kanyang puwet para mapaamoy. Di ko na nga pinansin ang dalawang to kasi hindi naman siya makakaisa kay Rain kasi nandito nga siya sa may lamesa. Pagkatapos niya amoy-amoyin si Rain ay talaga naman sumampa siya dito sa upuan at hindi ko talaga pinansin. Tapos nagulat ako sa nangyari. Diyos ko dahi. Ay, naku, Raisin. Yan, hulog na. Hulog na. Dahil nahulog nga yung unan, ay Diyos ko dahi, ito naman napagtripan yung pangsapin. Hindi ko na nga nabindyuhan kakatawa ko, Diyos ko dahi. At ayan, napakagod na nga si Raisin kakayugyog, Diyos ko dahi.